So magandang araw ka, Boris. Sa video na ito, pag-uusapan natin dalawa pong trade rumor na hindi po natin nakikita na mangyayari po kabola kung ini-imply niyo talaga siya nakasulat po sa trade rumor. So yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. So may hindi pa nakasubscribe dyan, kabola, ano pang hinihintay mo? Pakipindot naman po yung subscription button. So diretso na tayo agad dito po sa trade rumor po na una. Medyo mahaba ito, basahin natin. After back-to-back loss against Bay Area Dragons and Converge, and the loss of their best player, Junmar Fajard, for 4 weeks, the SMB are exploring their trade option for Michael Cañete and Robbie Herndon. According to our insider, they will try to offer Michael and Robbie to Phoenix for Xavi Mocon. Then he added that they will monitor Mocon's next few games. If he has good games, they will engage that offer to commissioner's office. So sa tingin natin, sa basa ko pa lang, sa totoo lang nitong rumor ito, parang hindi na siya kapanipanawala. Parang hindi naman ganyan eh. I mean, hindi naman ganyan talaga ang pag-iisip po ng mga teams. Lalo yung last part, like, if he had good games, they will engage the offer to commissioner's office. You mean, good games lang, around 2 to 3 games lang, galon, yung magkarang magiging pinaka-deciding factor kung tatry nilang i-engage to a proposal itong si JV Mocon. Hindi po ganun yan. Usually, kahit pa, of course, ang PBA, minsan, is pang madalian lang or what. Pero, I'm pretty sure na in terms of assessing the players, hindi lang yan pang 2 to 3 games lang kabola ang magde-decide niyan. Tinitingnan nila yan from the rookie year pa lang ng player, yung potential niya, up to the current performance po. Kabola. And of course, do you even know Michael Cañete and Robbie Herndon? Malamang alam nyo si Robbie Herndon, kabola, diba? So, siya po ay galing sa Alaska, diba? Then he was traded po to San Miguel Beermen for 2 second-round picks. So, telling me, Cañete, who was a signee, unrestricted free agency signing, kabola, plus, kumbaga, 2 second-round picks, JV Mocon, yung magiging kabalit. No way! Bakit no way? Kasi, of course, ang binigay po ng Phoenix dyan, kabola, if maalala nyo, is isang magaling po na rookie, isang first round pick. Yan po yung ginive up po ng Phoenix na bibigay nila lang ganun-ganun na lang sa dalawang bench player po ng San Miguel. No way talaga. I mean, napakaganda yun ang pinapakita ng isang JV Mocon. So, napakahirap isipin na ganyan lang po ang ibibigay po ng San Miguel ay makukuha na nila si Mocon. Like, look at the numbers naman, kabola, nung Mocon nasa kani Cañete po. Kabola, si Cañete, isang laro pa nga lang yung nalalaro niya. While si Herndon is averaging less than 11 minutes a game. So, mahirap talaga naisipin na ganyan lang po magiging kapalit po ng Mocon. Of course, pwede, di ba? Kung farm team ang Phoenix, pero wala namang klarong ebidensya ang farm team ang Phoenix. At saka sobrang lala nito, kabola. Masisira yung imahin ng Phoenix, although nasisira na siya financially, di ba? Pero overall, hirap tayo makita na magkakatotoo po itong trade rumor po na sinasabi po na ito. Now, isa pa, sabi naman dun sa Macbello daw o Sidney Nuevere for Jeyo Ambohot. What? Sobrang lala din nito ka bola. Jeyo Ambohot was just the number 3 pick of the most recent draft. Number 3 pick, tapos sasabihin mo ang kapalit, dalawang player na bangko. As in, bangko. Kasi tingnan mo ha, si Velo po, kabola, eh naglalaro naman. Wala pa siyang game this Commissioner's Cup. Itong si Macbello kabola. While on Nuevere po, nakaisang laro pa lang siya, di ba? Yan ang kapalit ng isang number 3 pick ng most recent draft. No way, di ba? No way po yan. And kahit mo sabihin na ano part of the package yan, parang sinasabi mo kasi sila yung magiging ano, main guy dun sa package. No way po, di ba? Like kung gusto talaga na inebra si Jeyo Ambohot, halimbawa, eh minimum yan, first round pick na ibibigay nila. Pero kaka-trade lang nila yung first round pick nila for the upcoming draft. Magta-trade ba ulit sila ulit ng isa pa? Unless ibibigay nila yung mga big names nila, which I doubt, di ba? So, yan. So, hindi tayo naniniwala sa dalawang trade rumor po na ito. Kabawag-bawala. Naniniwala ka ba? Comment lang po sa baba.